Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. Ngayon mga ka-farmers, ay meron akong i-share na problema dito sa aking manukan. Siguro lahat naman tayo ay, lahat ng nagmamanok ay merong problema ng tungkol sa daga. So isa ito sa mga problema namin na merong mga manok dahil nasisira ang aming kulungan, ang aming mga sisiw ay kinakain. So ngayon mga ka-farmers ay magbibigyan natin yan ng solusyon at kung paano natin ito gagawin. So samahan nyo ko mga ka-farmer at let's go! Ito na rin yung update natin sa ating white leghorn na nakross sa barred Plymouth truck mga ka-farmers na inahin. Yung sisiw niya ay meron siyang limang puti na sisiw at yung tatlo na barred na medyo may pagkaitim yung mga sisiw. Bali, walo lahat yung kanyang mga sisiw. Ang problema lang nito mga ka-farmers ay naubusan kasi ng yung Galimax 2, GMP2, Integra 2000. So ito, nabili ko dahil walang stock sa mga tindahan ay yung 2,500 ng Integra. So yan ang kinakain nila ngayon. Sa mga nakaraang araw mga ka-farmers ay na-check ko yung aking mga kulungan dahil na bibigla ako dahil yung mga sisiw ko ay biglang nakalabas. So nanghihinayang ako kung bakit talaga biglang lumabas yung mga sisiw ko na nasa loob naman sila ng kulungan. Pero pag-check ko sa kanilang kulungan ay meron na palang butas at doon dumaan yung mga sisiw ko kaya nakalabas sila. So halos at tatlo sa aking mga kulungan ng mga sisiw ay nasira dahil sa mga daga. So yun mga ka-farmers, para ma-eliminate natin yung mga daga na nandito sa ating kapaligiran. So unang-una ang pwede nating gawin ay mag-set up tayo ng mousetrap. So set up tayo ng mousetrap para makuha natin yung daga. So ang problema nun mga ka-farmers, kapag yung meron namang mga daga na talagang wise na hindi kumakagat sa patibong natin, so hindi pa rin makukuha. Pangalawang option na pwede natin gawin para ma-eliminate sila ay bigyan sila natin ng yung racumen, yung para sa daga na poisonous na pagkain sa kanila. So yun, ang problema lang dito sa akin kapag nagbibigay ako ng racumen, dahil meron kasing mga manok dito na nakagala, yung mga manok ko sa labas, meron ding mga sisiw na gumagala. Ang problema nun, kapag naglagay ako sa labas ng racumen, ay baka makakain yung ating mga sisiw o yung mga manok. At yung mga makakain nun ay mahihilo. So, problema din yun sa atin. So, hindi ko pwedeng gawin yun. Pwede lang yun siguro mga ka-farmers, pero dito sa loob ng bahay. So, merong mga daga dito na pumasok na dito sa loob ng bahay. So, nasisira na rin yung aming mga stock o nasa loob ng sako yung mga palay namin at kinakain na rin yung bigas. Pati na mga damit ay sinisira na rin nila. So malaking problema talaga dito sa amin ito mga farmers. So nagawa ko na yung na-set up ko na dito yung sa loob yung mga mousetrap, naglagay ng racumen, na-eliminate na yung iba. Pero meron pa rin mga maraming na nasa loob ang hindi pa na-eliminate. Buti na lang at merong pusa sa aming kapitbahay na palaging nagka-standby dito. At yun, yung mga maliliit na ilaga o yung maliliit na daga ay nauubos na kinakain na ng pusa. Ang pangatlong option na pwede nating gawin mga ka-farmers ay katulad ko, meron kaming air gun dito. So kapag katuwing gabi mga ka-farmers, nagsiset up ako ng lugar kung saan ako nagtatambay at hinihintay kong lumabas yung mga daga. Tapos one by one ma-eliminate ko na. Ang problema lang dito mga ka-farmers ay kailangan natin ng mahabang pasensya dahil hindi kaagad sila lumalabas sa tuwing gabi. So minsan hindi lumalabas yung iba at minsan medyo may malikot na mga daga, hindi nagpapakita. Kagabi nag-set up ako ng lugar kung saan ako nagtatambay, siguro mga 5 meters lang, 5 to 6 meters lang ang layo doon sa kanilang lalabasan. So palagi naman silang pumupunta doon sa ilalim ng kulungan dahil merong mga pagkain doon. So doon ko sila inaabangan. So nag-set up ako kahapon at kagabi, nakakuha ako ng 4 na malalaking daga. So yung mga daga na yun mga farmers ay kasing malaki pa sa mga sisiw ko. So kailangan na talagang eliminate sila dahil nakakapinsala na sila. So yun, mamaya ililibing din natin yun.
Ito naman yung screen na nasira nila mga ka-farmers. Yan, binutasan nila yan. So dyan nakakalabas din yung mga sisiw ko. Kaya yan, nilagyan ko na ng lubid yan para hindi malaki yung butas, pero binutasan pa rin nila. Dito naman, meron naman butas. Yan. Yan, nasira na yung screen dahil yung screen ko ay yung screen na pang range net. So, madali lang nila lang mabutas yun. Dito naman, meron naman dito. So, yung isa dito ay nabutas na at natali ko ng ulit. At meron dito sa likod mga ka-farmers yan, kung makikita nyo, meron butas na malaki. Pero sa ilalim nito mga ka-farmers, meron pa rin butas na mas malaki pa dito sa itaas. So yan, nakikita nyo merong kahoy. So nilagyan ko ng kahoy para hindi makalabas yung mga sisiw. So ganyan sila nakasira ng ating mga kulungan mga ka-farmers. Dito naman, itong yung mga sisiw nga sila sabi ko na nakawala o nakalabas. Siguro mga 10 sisiw ang nakalabas. Dahil nandun, dun sa gilid yung binutasan ng mga daga. Yun, malaking butas na rin. So ito yung mga ka-farmers. Yan, meron akong nakababag dito na nakalagay dito na sin para hindi makalabas yung mga sisiw. Tapos ito yung kahoy na nilagay ko para hindi makalabas yung sisiw, pero nakita nyo yung butas napakalaki. So yan ang sinisira ng mga daga dito sa amin mga ka-farmers. Dito naman mga ka-farmers, nakatira yung ibang mga daga. Merong maraming butas dito sa ilalim ng lupa. So dyan sila namumugad o nagbabahay. So lumalabas lang sila kapag nagugutom sila. Minsan sa umaga merong lumalabas ng pailan-ilan, pero kalimitan mga ka-farmers lumalabas yung mga daga ay sa tuwing gabi dahil wala nang mga sisiw na naglakad-lakad sa paligid. So ito na yung nakuha natin mga ka-farmers na mga balagtok o yung daga. Napakalalaki na kumpara mo sa mga sisiw. Yan mga ka-farmers, ang lalaki pa. Malalaki pa sa mga sisiw yung daga. So ililibing na natin ito. So ito ang gagawin natin ngayon mga ka-farmers, gaya ng ginawa ko kagabi. So lalagyan natin ng feeds dito sa ilalim kasi ubos na yung mga feeds na nahuhulog dito. So yan, konti lang para ma-attract lang yung mga daga. So dun ako pupuesto. So tingnan natin. So mga ka-farmers, dito ako naghihintay kahapon, kagabi. So dito ako nakapuesto, kaya nakakuha ako ng 4. So ngayon, susubukan natin kung makakuha pa ba tayo. So ito lang ang ginagawa ko mga ka-farmers, naghihintay ako dito para sila bantayan. So baka makakuha tayo ng ulit ngayon. So yun mga ka-farmers, so maghihintay muna ako dito. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at see you in my next vlog. Happy farming! Woo!